Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakagandang pelikulang Furiosa. Nagsimula ang istorya sa dalawang batang babae na sina Furiosa at Valkyrie na masayang namimitas ng mga mansanas mula sa isang puno. Ilang sandali pa, nakita nila ang isang grupo ng mga goons na pinaghahatian ang karne ng isang kabayo na kanilang pinatay. Dahan-daang kumilos si Furiosa papunta sa kanilang mga sasakyan. Pagkatapos, mabilis niyang pinutol ang hose ng gasolina ng kanilang motor upang hindi makatakas ang mga ito. Habang pinuputol niya ang isa pang hose, nakita siya ng isang lalaki at mabilis niya itong sinaksak sa binti gamit ang isang kutsilyo. Pagkatapos, sumipol siya ng malakas, hudyat para sa kanyang ina na si Mary na siya ay nasa panganib. Nang mga oras na yun, pinamumunuan ni Mary ang kanilang bayan at nang marinig ang sipol ni Furiosa, nagmamadaling kumilos sa mga tao kasama ang kanyang ina upang tulungan siya. Sa kasamaang palad, nahuli si Furiosa at mabilis na hinabol ito ni Mary kasama ang kaibigan, agad siyang nagpaputok ng baril at nagawa nilang napatumba ang isa sa mga miyembro ng gang. Kinuha niya ang motor nito at pinabalik ang kaibigan sa kanilang bayan. Pagkatapos ay hinabol niya ulit ito at matagumpay niyang napabagsak ang isa pang miyembro ng gang, ngunit ang dalawang kasama nito na may hawak kay Furiosa ay nakalayo na. Walang humpay na sinundan nito ni Mary hanggang sa nakarating ang mga ito sa kanilang hideout. Mula sa di kalayuan inilabas niya ulit ang kanyang sniper rifle at muling pinatumba ang isa sa dalawang lalaki. Ngunit matagumpay namang naipasok si Furiosa ng lalaking may dala sa kanya. Sa loob ng hideout, pinamumunuan ito ng isang lalaking nagngangalang Dementos. Ang lalaking nakahuli kay Furiosa ay ininterrogate ng mga tauhan nito. Tinanong siya kung saan niya natagpuan ang malusog na batang babae, na sa mga panahong yun ay bihirang makakita. Sinabi nito na natuklasan niya yun sa isang resourcer area at ihahayag lamang ang lokasyon kung makakausap nito si Dementos, upang mabigyan siya ng papuri at parangal. Pumayag naman ang mga lalaki nang maisip nilang malapit na nilang matuklasan ang masaganang nayon nila. Samantala, gumawa ng isang mapangahas na aksyon si Furiosa, nang maisip niya na malalaman ng mga ito kung saan lugar ang kanyang bayan. Agad siyang nagpatihulog sa motor at nilaslas ang lalamunan ng miyembro ng gang, na nagdulot ng matinding pinsala. Agad na dinala ng mga lalaki si Furiosa kay Dementos at ipinaliwanag ang sitwasyon. Iniutos ni Dementos na suriin ang kalusugan ni Furiosa, at napatunayan na siya ay isang malusog na bata, pagkatapos ay ipinatawag ang miyembro ng gang na nakahuli kay Furiosa, ngunit kritikal na ang kondisyon nito. Nagpasya si Dementos na panatilihin si Furiosa at planong gamitin ito upang mahanap ang kanyang bayan. Ilang sandali pa ay inutusan niya ang dalawa sa kanyang mga tauhan at isang babae na dalhin si Furiosa sa isang tent upang linisin at bihisan siya. Samantala, si Mary ay nagbalat kayo na isa sa mga gang at pumasok sa tent kung saan nakakulong si Furiosa. Mabilis niyang pinatay ang dalawang lalaking nagbabantay dito. Subalit ang babae ay nakiusap at nagmakaawa kaya't hinayaan na lang ito ni Mary. Agad niyang kinuha ang anak at mabilis na isinakay sa motorsiklo upang makatakas. Gayunpaman ang babae ay agad na inalerto ang gang tungkol sa pagtakas ni Furiosa kasama ang kanyang ina. Ang gang ay mabilis na kumilos at nagsimulang barilin si Mary, na dahilan upang mag-apoy ang tangke ng gasolina na dala niya. Nasunog naman ang damit ni Mary ngunit mabilis niyang pinatay ang apoy at ipinagpatuloy ang kanyang pagtakas kasama si Furiosa. Sugatan si Mary at matindi ang pagdurugo ng kanyang sugat kaya't nagkaroon ng pagkakataon si Dementos upang masundan sila. Determinadong iligtas ang anak, nagpasya si Mary na isakripisyo ang kanyang sarili. Sinabi niya kay Furiosa na haharapin niya ang mga tauhan ni Dementos upang siya ay makatakas. Pagkatapos, binigyan siya ng isang binhi ng kanyang ina, at hiniling na itanim ito sa kanilang bayan. Sa kanyang pagbabalik doon, nang matiyak ni Mary na umalis na si Furiosa, sinimulan niyang makipaglaban sa mga tauhan ni Dementos. Ngunit nabigo siya, dahil sa dami ng tauhan nito. Samantala, mula sa malayo, nakita niya kung paano pinahirapan ang kanyang ina. Hindi siya nakatiis kaya't bumalik siya, at pinatay ito sa kanyang harapan. Sa murang isip ni Furiosa, napakasakit para dito ang kanyang nasaksihan. Kinabukasan, tinipon ni Dementos ang kanyang mga tauhan habang nakatali si Furiosa at nasa loob ng isang kulungang bakal. Sinubukan kasi ng isa sa mga tauhan ni Dementos na tumakas at bilang parusa dito, itinali ang kanyang mga paa sa mga motorsiklo at pinaandara ang kanilang mga motor, dahilan upang maghiwa-hiwalay ang katawan ng lalaki.
Matapos masaksihan ang mga brutal na eksena, napagtanto ni Furiosa na si Dementos at ang mga tauhan nito ay mga siraulo, lalo na sa mga darating pang mga araw. Kinabukasan, umalis sila Dementos upang maghanap ng pagkain at tubig, kasama si Furiosa na nasa kanyang hawla pa rin, kasama niya dito ang isang matandang lalaki na nag-alok na turuan siyang magsulat, ngunit tinanggihan ni Furiosa. Gayunpaman, noong gabi ding iyon, nagsimulang sulatan ni Furiosa ang kanyang sarili ng pasikreto. Kinabukasan, nakatagpo sila ng isang kakaibang lalaki na nakatayo at sugatan sa kalsada. Paniniwala ng lalaki na siya ay nakapasok na sa langit nang makita sila, na curious si Dementos kaya tinanong ang lalaki tungkol sa buhay nito. Ibinunyag nito na siya ay nakatira sa isang lugar na tinatawag na The Castle, na pinamumunuan ng isang lalaking nagngangalang Immortan Joe. Naniniwala ang lalaki na siya ay namatay dahil sa pagtatanggol kay Immortan Joe at siya ay pupunta sa langit. Nalaman din ni Dementos na ang The Castle ay may masaganang pagkain at tubig kaya sila ay nakumbinsi na pumunta sa The Castle. Matapang na dumating si Dementos sa The Castle at ipinahayag ang kanyang misyon, napalayain ang mga tao mula kay Immortan Joe, nananawagan siya sa mga tao na makiisa sa kanya sa kanilang paghahanap ng kalayaan, ngunit sinalubong lamang sila ng katahimikan. Hinamon naman si Dementos ng assistant ni Immortan Joe, na pumili sa sinuman mula sa kanilang war boy, at itinuro naman nito ang isa, inutusan ni Immortan Joe ang lalaki na kitilin ang sarili nitong buhay. Agad namang sumunod ang lalaki at ipinahayag na ang mga warboy ay handa mamatay para sa kanila. Pagkatapos, ang anak ni Immortan Joe na sina Scrotus at Ross Erectus ay binalaan si Dementos na siya at ang kanyang mga tauhan ay mapapahamak sa mga sandaling iyon. Mabilis na inatake ng puwersa ni Immortan Joe sila Dementos at ang kanyang mga sundalo. Sa sumunod na labanan, marami sa mga tauhan ni Dementos ang napatay. Sa gitna ng kaguluhan, sinubukan ng ilan sa mga warriors ni Immortan Joe na makuha si Furiosa ngunit mabilis si Dementos, tinulungan niyang makatakas ang bata at kasama niyang umalis sa lugar na iyon. Pagkatapos ng mga pangit na pangyayaring naranasan nila, isang araw si Dementos at ang kanyang mga tauhan ay nakakita ng isang truck na nagdadala ng pagkain sa isang lungsod na tinatawag na Ghast Town, mula sa The Castle. Sinamantala nila ang pagkakataon at hinijack nila ang truck at matagumpay na na-control ang bayan ng Ghast Town, na isang importanteng hub na mapagkukunan ng gasolina. Si Dementos at ang kanyang mga tauhan kasama ang pinuno ng Ghast Town ay nagpunta muli sa The Castle, nakipagnegosasyon siya kay Immortan Joe na maaari niyang sirain ang Ghast Town at lahat ng gasolina nito, o payagan sila na manirahan doon at magbigay ng supply ng gasolina kapalit ng pagkain at tubig gaya ng ginawa ng naunang pinuno. Nang mga sandaling yon, nakita ni Immortan Joe si Furiosa, kaya't agad na pumayag si Immortan Joe sa isang kondisyon, mapapasa kanya si Furiosa at palalakihin upang gawing asawa at mabigyan siya ng malusog na anak, na hindi magawa ng kanyang kasalukuyang mga asawa, labagman sa kalooban ni Dementos, sumang-ayon nito, mas pinahalagahan niya ang kanilang kasunduan kaysa sa kanyang pansariling damdamin. Kinuha naman ng mga tauhan ni Immortan Joe si Furiosa at dinala sa kwarto ng kanyang mga asawa. Lumipas ang mga araw, sa kabila ng maayos na kalusugan ng kanyang mga asawa, hindi siya nagawang bigyan ng isang malusog na bata. Sa tuwing magluluwal ito, laging may isyu sa kalusugan o kaya deformities ang sanggol. Kaya't napagpasyahan ni Furiosa na hindi siya mananatili sa lugar na ito o maging asawa ni Immortan Joe, nagsimula siyang maggupit ng kanyang buhok at naghanda para sa kanyang pagtakas. Nang gabing yun, dumating si Ross ang anak ni Immortan Joe, at kinaladkad siya sa isang silid na may masamang intensyon, ngunit si Furiosa ay nakaisip na ng paraan upang makatakas at mawala sa anino ni Ross. Sinubukan siyang habulin ng lalaki at nang hindi matagpuan ay nagpalusot na lamang ito nang tanungin siya ng isa sa mga kasamahan niya dahil alam ni Ross ang magiging parusa niya kung sakaling malaman ni Immortan Joe ang kanyang ginawa, kaya't hinayaan niyang makatakas na lang si Furiosa. Makalipas ang ilang taon, makikita ang mga warboy na nagbababa ng isang sirang kotse, at dito muling makikita si Furiosa na nasa hustong gulang na, at nagpanggap bilang isang batang lalaki. Katulong siyang nag-aayos at gumagawa ng mga makina ng sasakyan, ng mga sandaling yun, nagbabantang mahulog ang nasirang kotse, umakyat si Furiosa dito at sinigurado na hindi ito mahuhulog, nakuha naman niya ang respeto at tiwala ng warboy.
Ilang araw ang lumipas, si Furiosa at ang ilang tripulante ay gumagawa ng isang napakalaking truck na gagamitin para sa pagdadala ng pagkain at mga supply para sa kalakalan. Nalaman niyang malapit nang umalis ang truck at isang lalaking nagngangalang Jack ang magde-drive nito. Nakakita naman siya ng pagkakataon upang makatakas, nang handa na ang truck, umalis ito sa The Castle kasama si Jack na siyang magde-drive, habang si Furiosa ay nakatago sa ilalim ng truck. Subalit, sa gitna ng disyerto, tinambangan ng mga bandido ang convoy ng truck at isa-isa silang inatake upang agawin ang mga laman nito. Sa gitna ng kaguluhan, dumating muli ang isang grupo ng mga bandido na may mga propeller sa kanilang likuran na naguhulog ng mga bomba. Nakita naman ni Furiosa na lumalaki ang damage ng truck kaya't isa-isa niyang inayos ito upang hindi tuluyang sumabog. Nang mga sandaling yun, unti-unti nang nauubos ang mga tauhan ni Jack dahil sa pag-atake ng mga bandido, hanggang sa makita niya si Furiosa na nakikipaglaban din. Tinanggap ni Jack ang kanyang tulong, at sabay nilang nilabanan ang mga bandido, pinabagsak ni Furiosa ang isang bandidong magtatapon sana ng bomba sa truck at pagkatapos, sinibat niya ang isang propeller na humahabol sa kanila, dahilan upang ito ay sumabog. Matapos talunin ng mga bandido, tinutukan ni Furiosa ng baril si Jack upang makontrol ang manibela, ngunit, lumaban si Jack at inilaglag siya sa truck at naiwan si Furiosa sa gitna ng disyerto. Ilang sandali lang, bumalik si Jack at ipinaliwanag kay Furiosa na kahit ibigay niya dito ang truck, hindi pa rin siya makakaligtas sa pagtakas, dahil ang bayan ng Gas Town at ang The Castle lamang ang pinakaligtas na lugar, na parehong kontrolado ni Immortan Joe at Dementos. Tinutukan ito ng baril ni Furiosa, pagkatapos ay inamin ni Jack na hanga siya sa determinasyon nito at sa pakikipaglaban sa mga bandido, iminungkahi nito ang isang deal sa pagitan nilang dalawa. Nasasamahan siya nito sa Gas Town bilang kanyang assistant at itutulong niya dito kung paano makaligtas ng buhay, pati na rin ang mga tamang kalsada. Sa paraang ito, maaari siyang ligtas na makatakas. Nakumbinsi at pumayag si Furiosa sa kanilang pinag-usapan kaya't magkasama silang nagpunta sa bayan ng Gas Town. Ilang araw ang nakalipas, isang malawak na lungsod na puno ng mga taong nagtatrabaho bilang mga alipin na kumukuha ng langis ang kanilang nadatnan sa Bullet Farm. Pagkatapos may hatid ang kanilang dalang mga kalakal, tumanggap naman sila ng gasolina bilang kapalit sa kanilang dala. Samantala, isang lokal naman ang nagsabi kay Jack na si Dementos ay nagdudulot ng kaguluhan at kagutuman sa kanilang populasyon, at nagpapahiwatig ng isang digmaan laban dito, hindi naman interesado si Jack na makigulo sa kanila, kaya kinuha na lamang niya ang isang weapon na kanyang pinagawa at ibinigay kay Furiosa, na pang self-defense nito sa mga susunod na araw. Lumipas ang mga araw, bumalik sila sa Gas Town na dala ang mas maraming pagkain kapalit ng langis. Samantala, dumating naman si Dementos at hinarap sila. Tumanggi itong ipagpalit ang gasolina para sa kakarampot na supply ng pagkain. Si Jack ng mga sandaling yun ay hindi na nakipag-argumento at nagpa siya ng umalis na walang dalang gasolina. Ang mga desperadong residente ay lalong nagalit kay Dementos dahil sa ginawa nitong pagpigil sa rasyon ng mga pagkain. Sa ibang eksena, bumalik sina Jack at Furiosa kay Immortan Joe at sinabi nito ang sitwasyon sa Gas Town. Nagalit ang mga tauhan ni Immortan Joe at gustong sugurin sila Dementos. Subalit, naisip ni Immortan Joe na kailangan nilang mag-isip ng magandang strategy para dito dahil alam niyang mauubos ang lahat ng kanyang tauhan, pati na ang supply ng langis ay posibleng huminto. Pinili niyang lumaban sa pamamagitan ng grupo ni Jack. Si Furiosa ay malugod namang makikipaglaban kay Dementos upang mapaghiganti ang pagkamatay ng kanyang ina. Kinagabihan, nag-usap sila ni Jack, sinabi nito na sa kanilang pagbabalik sa Bullet Farm, pagkakataon na ni Furiosa upang makatakas, ihahanda niya ang mga kakailanganin ni Furiosa pati na ang sasakyan, sinasama naman siya ni Furiosa sa bayan nito ngunit tumanggi siya. Makalipas ang ilang araw, ang mga grupo ni Jack ay nagpunta sa Bullet Farm kasama si Furiosa. Sa kalagitnaan ng kanilang paglalakbay, bumaba si Jack sa sasakyan upang bigyan ng panibagong task ang mga War Boy. Habang pinadrive naman kay Furiosa ang isang sasakyan, convoy silang nagmaneho sa Bullet Farm, ilang sandali lang, pagkapasok nila Jack sa loob ng Bullet Farm biglang nagsara ang gate nito, at naharap sila sa matinding labanan. Samantalang ang sasakyan ni Furiosa ay hindi nakapasok sa loob ng bayan.
Pagkakataon na para tumakas ni Furiosa, ngunit hindi niya maiwan si Jack, kaya't pumasok siya sa loob ng gate at tinulungan si Jack na makipaglaban. Halos lahat ng kanilang kasama ay wala na, tanging sila na lamang dalawa. Sa gitna ng kaguluhan, makikita naman si Dementos na nakatago sa isang malaking poste. Tinangka ni Furiosa na barilin si Dementos, ngunit nabigo ito. Nagpaputok naman si Dementos ng isang rocket na naging dahilan upang malaglag si Furiosa mula sa kanyang posisyon. Tinulungan siya ni Jack at mabilis silang tumakas gamit ang isang kotse. Gayunpaman, determinado si Dementos na mahuli sila kaya't walang humpay ito nakipagkarerahan sa gitna ng disyerto. Sa kasamaang palad, nahuli sila ni Dementos na naging sanhipa upang mabalian si Furiosa ng braso. Matapos silang mabihag, siniguro nito na hindi makakataka si Furiosa at itinali ang kamay nito sa isang kadena, habang si Jack naman ay pinahihirapan ng kanyang mga tauhan gamit ang kanilang mga motor na umaandar habang nakatali ito sa likod at hinahabol ng mga aso. Ilang sandali pa, wala nang buhay si Jack, kaya't napunta ang atensyon ni Dementos kay Furiosa, ngunit natuklasan niya na nakatakas ito sa pamamagitan ng pagputol nito sa sariling braso. Makalipas ang ilang oras, nakarating si Furiosa malapit sa The Castle ni Immortan Joe, hanggang sa siya ay bumagsak at nawala ng malay. Nang magising si Furiosa, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang hindi pamilyar na kuweba kasama ang isang matandang babae na napapaligiran ng mga hiwa-hiwalay na katawan ng tao. Mabilis siyang umalis sa takot at bumalik kay Immortan Joe. Nang makaharap si Immortan Joe at ang mga tauhan nito, sinabi niya ang buong pangyayari at binalaan niya ng isang nalalapit na pag-atake ng grupo nila Dementos. Galit na galit si Immortan Joe at nagpadala ng kanyang hukbo upang harapin si Dementos. Lumipas ang mga araw ng matinding labanan sa pagitan ni Immortan Joe at Dementos na naging resulta ng matinding pagkatalo sa magkabilang panig. Sa magulong mga araw na iyon, sinamantala ni Furiosa na gumawa ng isang bagong kamay na bakal na prosthetic upang palitan ang nawala sa kanya. Nang natapos na siya, nakipagsanib-puwersa siya sa mga sundalo ni Immortan Joe at humingi ng sasakyan na tutulong sa kanya. Binigyan siya ng isang kotse na kulang ang gulong na may saklay. Pagkatapos ay nagpunta siya sa lokasyon kung saan marami sa mga tauhan ni Immortan Joe ang nagtitipon-tipon. Nagtagumpay ang puwersa ni Immortan Joe sa pagpatay sa maraming sundalo ni Dementos kaya't umatras ito kasama ang mga natitirang tropa nito. Nang marinig ito ni Furiosa, kinuha niya ang kotse ni Ross at hinabol si Dementos. Agad niyang nasundan ang mga ito at isa-isa niyang pinatumba ang natitirang mga tauhan nito. Inutusan naman ni Dementos na kumalat ang kanyang mga tauhan upang lituhin si Furiosa. Nasundan naman ni Furiosa ang maling grupo, ngunit napatumba niya din ang lahat ng iyon. Pinagpatuloy niya ang kanyang paghahanap kay Dementos, kalaunan ay nahanap niya ito at nagsimulang tumakas. Dahan-dahang sinundan siya ni Furiosa gamit ang sasakyan, hanggang sa mapagod ito at sumuko. Lumabas siya ng sasakyan at hinarap ito. Kinuha naman ni Dementos ang kutsilyo at tinangkang saksakin si Furiosa. Mabilis namang nakaiwas ito at pinukpok si Dementos sa mukha. Paggising nito, tinanong niya kung naaalala pa siya nito. Sinabi niya dito ang nakaka-traumang pangyayari 15 taon na ang nakararaan, nang pinatay niya ang kanyang ina sa harap ng kanyang mga mata. Gayunpaman, wala itong maalaala sa kanyang ina, kaya't pinukpok niya ulit ito sa mukha, hanggat hindi nito naalala ang kanyang ginawa. Determinado si Furiosa na ipaalala dito ang kanyang mga krimen, kalaunan, bumalik ang mga alaala nito. Ngunit lalo lamang nagalit si Furiosa at inakusahan niya ito ng pagsira sa kanyang pagkabata. Dahil sa pakiramdam ng pagkatalo, sinabi na lamang ni Dementos na gawin ang gusto nitong gawin sa kanya, ngunit hindi na niya kailanman maibabalik ang nakaraan. Napagpasyahan ni Furiosa na wakasan ang buhay ni Dementos, ang eksaktong paraan ng kanyang pagpanaw ay nanatiling nababalot ng misteryo, ang ilan ay nagsasabing binaril niya ito sa lugar na iyon, habang ang iba ay naniniwala na isinabot niya ito sa krus, tulad ng ginawa sa kanyang ina, mayroon ding mga kwento na itinali niya ito sa isang kotse at kinaladkad. Ang iba naman ay nagsabing inilagay niya ito sa isang kuweba, kung saan siya ay tuluyang nabulok at ginawang fertilizer sa lupa, at sa huli ay tumubo ang isang puno mula sa kanyang nabubulok na katawan. Minsan ay binibisita ito ni Furiosa upang pitasin ang bunga ng kanyang paghihirap, pagtitiis at paghihiganti. Pagkalipas ng mga taon,
Makikitang nakipag-alyansa si Furiosa sa mga asawa ni Immortan Joe at nagplano ng kanilang pagtakas. Magkakasama silang nagtago sa isang napakalaking truck. Salamat at natapos mo kaibigan ang ating video. Kung nagandahan ka ay pakitype naman sa comment section ang salitang Furiosa. Palike na rin at pa-subscribe kaibigan. Maraming salamat po. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pa-subscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.